Magandang hapon mga kamotor, no? Ituturo ko sa inyo paano paglagay ng DC circuit breaker sa motor. Ano bang purpose muna doon? Replacement siya para sa fuse ng motor, para just in case na pumuputok ang fuse mo, lagi pumuputok, eh magsiswitch ka lang, magtitrip lang kasi ang DC breaker. Ito yung tsura ng DC breaker. 10 ampere ang ilalagay natin. So kapag nagkaroon ng problema ng motor ko sa electrical, magtitrip lang yan. Lalo na pag may short circuit. Ayan. On mo lang, balik under ka na ulit. Minsan nangyayari sa motor, nasusunog pa yung mga electrical kasi pag pumalpak yung fuse niya. Kasi kapag napuputokan lagi ng fuse, ang ginagawa ng iba, ginajumper na lang. So wala nang, hindi na siya puputok kung ginajumperan mo ng mas makapal na wire. So kailangan at safe, eto gagamitin natin. So ito yung motor, hahanapin nyo lang muna kung saan yung fuse niya. So ito, so ito yung fuse niya, tatanggalin natin yan, tapos ito yung ipapalit natin. So testing muna natin kung gumagana pa itong electrical nito. So, tignan mo to, on natin, kailangan ilaw yan. So, okay yung electrical niya. So, ayos yan. So, naka-on. So, off. Ito. Off natin. Ayos yan. Okay, so, tatanggalin na natin. Hahanapin nyo lang yung fuse. Ito yun, yung housing. So, alasin mo na. Wire na ginamit ng motor para sa system niya, sa loob, sa mga accessories, sa electrical, sa meter. Ito naman, wire to ng relay. Sa relay to, so hindi na natin to gagalawin. Rekta na kasi siya dyan eh. So ito na lang. Tanggalin na natin tong fuse. Ito, accessories din to. Tingin ko to sa busina kasi may relay yan. Isama na natin dito sa fuse as sa circuit breaker na ilalagay natin. Alasin natin. Okay, so ito na yung fuse. Galin na natin. Ngayon, sa paglalagay nito, hahanap ka ng lugar kung saan siya mag-fit na hindi madadaganan ng buwan. So at hindi nababasa, so pwede siya dito. Yan. Yun nga lang, pag may upuan ng papaganon to, pwede siyang maipit. At saka, dahil sa model ng motor na to, dalawa upuan niya. Dalawa. So dalawa patatanggalin mo para lang ma-access mo yun. So tingin ko dito na lang. Para isang upuan lang buksan, itong upuan lang na to. Kasi ito lang yan makikita. Yan. Okay, so dyan natin sila lagay. So ang gagawin natin, pagsamahin natin itong sa ano niya, sa meter niya, sa panel board niya, sa mga accessories. Then, magkukonect tayo ng wire kasi malayo eh. Kailangan natin ito i-connecta. Ito, kailangan connected sa either kahit anong terminal dyan ng circuit breaker. So, lalagyan ko muna ng wire to. Okay. So, DC wire ng ginamit ko, number 10. Number 10 wire. Kapal-kapal. Lalagyan mo lang ng wire. Okay. So, para dito yan. Then, para dito malayo-layo, kuha tayo na mahaba pong wire. So, ikaw nang bahalang pumutol kung gano'ng kahaba. Maging komportable ka lang. Okay. Position natin dito. Ayusin natin itong web dito. Make sure na walang didikit sa mga bakal ng motor kasi
ground sa capacitive to. Tapos hindi pa dumaan ang breaker. Susunog. So, kaya ang gagawin natin. So, access para sa breaker. So, hindi na natin. Then, ito yung naging input natin. So, ito magiging output. So, ito output natin. So, off natin. Kasi pag hindi mo ito in-off, ayan, hanin mo. Nagdikit sa bakal. Tignan niyo, nagtitrip. So, at least, magiging safe yung motor mo kapag nagkaroon ng short circuit dito. Then, connect na natin sa accessories wire terminal niya. Lagyan natin ang ito ha. Sibayan natin. Papitin natin. Okay, so ayan, nakatape na. Then, humanap ka lang ng mga pagsisiksikan ng wire na hindi sasabit sa mga upuan at may sasarado. Pwede rin naman ito patumba, walang problema. It's up to you na lang po. Pero testingin muna natin. Okay, so naka-off siya. Naka-off. So kapag binuksan ko itong kapag binuksan ko itong susian, yan, walang ilaw ha, kasi naka-off. Oh, yan. Tapos yan. Walang ilaw kasi naka-off. Pero i-on ko. Yan, on na. Tignan mo yun. Ilaw na siya. Okay. So, okay na. Gumagana na. Yan. Restart ko. Okay. Pero kapag naka-off to, hindi siya i-start kasi naka-off. Wala yan. Okay. Ngayon, sa busina naman, ito yung busina niya. So, hindi pa gumagana yung busina niya. Kahaon ko. Ayan. So, kahit pindikin ko, wala. So, papalitan pa busina niyan. So, magpo-post ako ng video na gumagana ni busina. Saka, pag shortin natin yung busina, kapag nag-short yung busina, nag-short circuit yung mga wire niya, kailangan magtitrip yung fuse na ginawa natin. So, kailangan effective. So, i-follow nyo lang ako doon sa susunod na video. Ipapakita ko sa inyo naman yung demo. Kung yung working status na ng circuit breaker natin. So, ulitin ko, 10 ampere ang circuit breaker. Teka, hindi makita. Hindi makita eh. Basta 10 ampere, hindi mabasa, hindi ma-focus sa cellphone. Ayan. So, yan ang on. Ito yung off. Pero kapag automatic yan mag-automatic magte-trip o mag-off kapag nagkaroon ng short circuit sa mga accessories ng motor mo o dumikit yung positive sa body, magkakaroon ng short circuit, mamamatay yan ng pusa. O kaya nag-init yung wiring mo, mag-init to, mag-off din siya ng pusa. Okay, so maraming salamat sa
panonood. Sundan ninyo yung susunod kong video, yung demo na. Papaganahin na natin niya yung mga patibusina niya. At pagdidikitin natin kung mag-trip yung circuit breaker. Okay, salamat!